welcome back again to my YouTube channel. So, today's vlog ay tuturuan ko po kayo kung paano po mag-apply ng SSS Maternity Benefits. So, bago po yan, kung bago po kayo sa aking YouTube channel, please huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button and also ang notification bell para po every time na mag-upload ako, ay updated po kayo. So, today's vlog mga mamshi ay sabi ko nga po ay tuturuan ko kayo kung paano mag-apply or paano po makakuha ng SSS Maternity Benefits sa ating mga buntis. So, ngayon, syempre magtatanong po kayo niyan sa akin kung lahat po bang mga mommies ay pwedeng makakuha nito. Ang may sasagot ko po ay yes, pero syempre ang makakuha po nito kung meron na po kayo or kung kayo po ay miyembro na ng SSS. So, kung kayo po ay membro na ng SSS, ay makakakuha na po tayo ng SSS Maternity Benefits. So, ngayon, paano nga po ba makakuha nito? Number one po ay kailangan po natin pumunta sa isang pinakamalapit na SSS po sa inyong lugar. Kung saan po yung may malapit na SSS, ay pwede na po kayo doon pumunta. And number two ay pumunta po tayo sa information. At ang sabihin niyo po sa information ay kukuha po kayo ng MAT 1 or kukuha po kayo ng maternity benefit. So, bibigyan po kayo ng gantong form. Ayan. Social Security System Maternity Notification. So, bibigyan po kayo ng gantong form. Ayan. Tapos, pipilapan niyo po dito yung name, yung local address, foreign address. Tapos, meron dito na I certify that. Letter A, this is my kung first, second, third, fourth baby pregnancy and my expected date of delivery is on. Ako po is August 3, 2020. So, number, letter B, prior to this notification, I have, so ilan na po ba yung anak nyo and deliveries and number po ng miscarriage from May 24, 1997 up to present. So, ako po ay zero miscarriage. So, letter C, the information provided in this form are true and correct. So, kailangan nyo po magpirma dito. Ayan. Printed name. Tapos, signature. Tapos, date kung kailan po kayo kumuha. And dito naman po sa part 2 is to be filled out by employer. Kung kayo po ay employer or nagtatrabaho kayo, ganon. So, kung hindi naman po kayo nagtatrabaho or self-employed po kayo, ay leave it na lang po. Huwag nyo na po siyang pilapan. Okay na po yun. Tapos, dito naman sa B, certification. So, kailangan nyo lang po dito lagyan ng printed name and perma. Tapos, yun din, ganun din po sa baba. And pag nakapunta na po kayo doon, nakausap nyo na yung nag-a-assist po, ay tatatakan po kayo ng ganito. Ano po ba ang kailangan dalhin? Siyempre, bago pinaka-importante po dalhin, ay magdala po kayo ng proof of pregnancy. Ganyan. Ultrasound po. Kailangan po natin magdala ng ultrasound or proof of pregnancy. Kasi po, ito po yung ipapakita natin para po mapaniwala po natin sila na tayo po ay buntis nga. So, ilang months na po ba dapat yung tiyan nyo na kailangan maglakad po kayo nitong SSS Maternity Benefits. So, kahit ilang months pa lang po yung tiyan nyo, kung gusto niya pong lakarin ay pwede naman po para makakuha na kayo ng Maternity MAT 1 or Maternity Notification. So, ito po yung MAT 1 na ibibigay sa inyo. At huwag niyo pong kakalimutan na magdala ng ultrasound or proof of pregnancy. So, pag nakausap niyo na po yung nandun sa SSS, so, bibigyan po kayo nitong requirements. So, bibigyan po kayo nitong requirements. So, ano po ba yung mga requirements? So, maternity. So, ano po ba yung mga requirements? Maternity reimbursement requirements. Letter of introduction or deposit slip ng gagamitin nyo pong ATM or card
po, ano, ako po ang ginagamit ko po is yung land bank. Yun po yung ginamit ko. Doon po ako mag-open ng account. And sa pinag-open po kayo ng account, sabihin nyo po ay gagamitin nyo para po makuha ang SSS Maternity Benefits. Kasi po meron po silang sinusulat-sulat doon, ganun. Tapos, para rin po, less yung bayad nyo pag kukuha po kayo ng card ng ATM, ganun. So, number 2 is properly accomplishment or MAT 2. So, ito po yung MAT 2 na ibibigay po sa inyo pag nakakuha na po kayo ng MAT 1. So, ito po yung MAT 2, Maternity Benefit Application. So, pipilapan nyo rin po yan. Ayan, pipilapan nyo po yan. 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 So, marami pong pipilapan. And then, number 3, MAT 1 duly received by SSS prior due date of delivery. So, hindi po yan. So, ito na po, certificate due true copy of birth certificate of child. So, kailangan po, panag-asikaso kayo nito, pag naanganak na po kayo, kailangan nyo pong magdala ng birth certificate ng inyong baby na Xerox copy na may tatakpo ng na may true copy of birth certificate. Yung tinatatak po sa munisipyo pag kumukuha po kayo ng birth certificate ng baby natin. Para nagpaparehistro po kayo, meron pong tinatatak sa birth certificate ng baby nyo. Sa Xerox copy po na ipapasa nyo sa SSS ay kailangan rin pong may tatak ng certificate true of copy. So, sunod po is photocopy of SSS ID or 2 valids ID. So, kahit po, wala, kung wala po kayong humid ID, ay pwede rin po kayo na magdala ng 2 valid IDs. So, yun lang po. Yun lang po yung kailangan na dalhin. Yun lang po yung requirements na kailangan dalhin pag maglalakad na po kayo ng SSS Maternity Benefits. So, ano, sino-sino po ba yung pwedeng makakuha nito? Buntis, naagasan na miscarriage at yung namatay po na baby ay pwede rin pong makakuha po ng SSS Maternity Benefits. So, sino-sino po yung makakuha nito? Yung pong merong yung pong member ng SSS ay pwede pong makakuha nito. So, paano pag nagtanong, meron, syempre meron magtatanong yan, paano kung kakakuha nyo pa lang po ng SSS tapos nabuntis kayo, makakakuha po ba kayo ng SSS Maternity Benefits? Yes po, makakakuha po tayo ng SSS Maternity Benefits, pero po may babayaran po kasi tayo niyan. Pag tayo po ay self-employed, ay may babayaran po tayo na 9 months. Mamimili ka po doon kung magkano po yung monthly na babayaran nyo. Tapos, kunyari po, nahulog nyo is, ako po, nabuntis po ako ng, so sa first baby ko po ay, example po to, sa first baby ko, nabuntis po ako ng February, tapos ang mga anak po ako ng October. So, kailangan ko po mahulugan yung February to October. So, yung employment ko po ay nahulugan niya ay 6 months. So, February, March, April, May, June, 5 months po yung nahulugan sa akin ng employment ko. At ang nakuha ko po doon is 21,000 sa SSS. So, yun po yung nakuha ko. So, gano'n po ba katagal tayo maghihintay para po makuha yung SSS Maternity Benefits? 2 months po or depende po sa, meron din pong mabilis na lakad, gano'n, mabilis mo makukuha yung pera. Pero, sa akin po, nakuha ko po dun sa first baby ko is 2 months. So, 2 months ko po siya nakuha. Pero, super useful naman po yung pera na nakuhan ko kasi po natulong ko yung para maipabinyag po noon si Cassie Girl. So, ayun po. Basta guys, ulitin ko lang po sa inyo mga mamsi. Huwag niyong kalimutan na dapat po yung birth certificate ay may copy, may certificate, certified true copy yung birth certificate po natin kasi po papabalikin po kayo niyan ng SSS teller doon kasi hindi po kailangan po talaga may certified true copy yung birth certificate na Xerox copy na ipapasa po natin doon. And sa ATM po yung dapat pong deposit slip lang po yung ipapakita natin sa, pero mas maganda po kung sa land bank po tayo kukuha ng card ng ATM
ng passbook, ganyan. Kasi po, mas pag sa government kasi po, ay land bank po talaga yung mas preferred sa kanila. So, yun lang po mga mamshi. Kung may katanungan po kayo, you can comment down below po mga mamshi. And sasagutin ko po yan, re-replyan ko po kayo kung may mga katanungan po kayo about sa SSS Maternity Benefits. So, yeah. See you guys on my next vlog. Bye!